We thank God because this day is special for us. We celebrate our 7th wedding anniversary. Tagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog. And this time, gusto namin i-share sa inyo kung ano yung mga natutunan namin sa 7 years bilang mag-asawa. Na narating namin yung 7 years na only by His grace na ito kami, nagmamahalan pa din. 7 years. We do believe maraming nanonood na mas may karanasan sa length ng kanilang pagsasama. Pero we thank the Lord sa mga nag-uumpisa pa lamang dyan. Tulad namin, naka-umabot din ng 7 years. We've learned a lot, no, sa 7 years na yun. It's all about God's grace sa buhay namin. It's all about the love of Christ that bind us. Hindi yun a bed of roses na pagsasama. We are a perfect couple, but loved by a perfect God. Kaya sa pagkasama namin, we've been through a lot. Pero pag-ibig namin sa isa't isa at yung pag-ibig ng Panginoon ang nagbuklod, kaya kami nakakapagpatuloy. 7 years and counting. One thing that I've learned sa pagsasama ay hindi yan bed of roses. Because you have your own differences and pinagsama kayo, pero lagi nating alalahanin na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang natutunan ko personally ay marriage is a commitment. Kasi there will come a time na susubukin ang inyong relationship. At the same time, may mga pagsubok talaga ng buhay sa inyong mag-asawa, tapos sa inyong circumstances, within your family, or maraming pagdadaanan, kasamang finances dyan, mga pangarap sa buhay, spiritual aspect, emotional, mental, yung preparation ninyo sa pag-aasawa. Personal kong natutunan ay it's all about God's love and yung pag-ibig ninyo sa isa't isa. Yung love is kind and love is patience and love is long suffering. I mean, ng long suffering ay ang marriage ay hindi laging smooth. May mga pagdadaanan talaga kayong pagsubok. Pero yung pag-ibig ninyo at pag-ibig ni Lord ang siyang magbabalansin. Doon lagi ang forgiveness kapag at huwag yung pairalin yung pride, humility. Kapag alam mo ikaw ang nagkamali, you ask forgiveness. But kung alam mo naman ikaw ay kahit na sa tama ka, pero you can say it in a nice way. Huwag magsasalubong. At the same time, kasi nanginit ng ulo. Pero alam niyo po, hindi naman po mainitin ang ulo niyo. Sa aming dalawa, na totoo lang, napakakaba ng pasensya. Sa pagsasama ay you learn to forgive each other. Learn to be patient with each other. And sa kahinaan ko at kalakasan niya, ang kalakasan niya kahinaan ko, you learn to embrace yung bawat isa. You accept him or her kung sino siya. Kasi the moment na pinakasalan mo yan ay the moment dahil mahal mo yan, kaya tatanggapin mo siya as a whole. Because my wife is a gift from God. Kaya I thank the Lord. 7 years and counting. Oh, marami akong natutunan. Natutunan ko sa 7 years na pagsasama namin na huwag i-justify na ito na yung personality ko eh. Tanggapin mo na nagganito ako. Kasi sa totoo lang, sa aming dalawa, aminado naman ako na ako yung ang dami kong kailangan into. Boom! Naman. Oh. So, hindi pwede i-justify mo sa partner mo na hindi, ito na ako eh. Tanggapin mo na ako ng ganito ako. Hindi eh, kasi kung kaya mo naman baguhin yung sarili mo for the better, para mas magaan yung pagsasama ninyo, huwag mo na ipagkalit yun. Ako kasi dati, nung bago pa lang kami, ang tagal ko maka-move on.
move on. So, kumbaga, syempre, sa mag-asawa kasi, tulad na nasabi ni Pastor kanina, hindi naman kami yung couple or mag-asawa na everyday is smooth. Hindi, may mga nagiging discussions din kami. May mga nagiging conflicts din kami dalawa. Pero ang pinagpapasalamat namin sa Panginoon, never namin naging option is magtiwalay. Kahit na ang dami namin pinagdaanan na siguro kung sa iba, pwede humantong sa ganun. Pero kami, never namin siya naging option. Is bago lang kami mag-asawa, diba? Kumbaga, kung yung iba kasi, parang pag may indifference sila, ang bilis sa kanila yung maghiwalay. Unlike sa amin, niyakap kasi namin yung differences namin. Tsaka natutunan ko din sa 7 years yung hindi kayo dapat mag-compete. Hindi to kompetensya. For example, kung mayroon man kami, alin man sa amin, may kulang dun sa ginawa, hindi mo pala dapat sabihin na, ako na nga, buti pa ako, mas alam ko yan. Kasi nandyan ka to complete him. Nandyan siya to complete me. Kumbaga teamwork. Tsaka, yun nga, natutunan ko din sa 7 years na yung maliit na bagay, huwag nang palakihin. Natutunan namin sa 7 years, napaka-importante ng communication. Alam niyo po si Pastor. Alam din na yun. From day one na boyfriend ko pa lang siya, hanggang ngayon na mag-asawa na kami, never niya yan na-miss na mag-chat siya sa akin or mag-text na, great day to live and I love you, honey. Take care the whole day. God bless. Never, Joshua and Paul, never niya na-miss. So, dun ko natutunan na napaka-importante pala ng consistency. Kasi, isa din yun sa masasabi kong naging sikreto kung bakit healthy yung relationship namin. Kasi si Pastor, hindi talaga siya nagbago. Thank God. Kung ano siya nung bago pa lang kami, first year, second year. Bago din. Mas naging sweet siya. Pinapadama niya talaga sa akin kung gaano ko ka-secure sa love niya. May iba kasi kami ng love language. Si Pastor kasi very vocal yan. I love you, honey. Kiss niya ako sa forehead. Yayakapin niya ako. Ako naman is service. Gusto ko, alaga ko siya. Prepare ko lahat ng kailangan niya. Basta nandito ako, lagi nakasupport sa kanya. Pero sabi nga, kung pwede mo namang dagdagan yung love language mo, ako, yun yung tinatry ko until now. Gusto ko din na madagdagan pa. Kasi minsan hinahanap niya din yung sweetness ko sa ibang paraan. So, ayun. Tsaka, sa 7 years din, natutunan ko din na kapag nagkakaroon kayo ng argument, ako nagpapasalamat ako sa Lord kasi si Pastor, ganun ang ginagawa niya. Hindi siya papayag na hindi kami mag-usap. Kukunin niya yung Bible. And minsan. Oo. Okay, we will resolve this base sa kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Ganon, lagi niya akong dinadala sa ganon. Hindi kasi pwedeng yung reason niya, reason ko, magbabattle. Walang mananalo. Ang mahalaga, ano ba yung tinuturo ng Panginoon sa amin para ma-handle yung situation? Yes. Talagang, we learn to grow together. And at the same time, yung sinabi ni Mrs. Karina, ni Anina, is about sa complete. Ang totoo niyan ay sa mag-aasawa pa lang. Dapat complete ka na before ka mag-asawa. To be complete, you need Jesus. Tanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior mo. Kasi pag nag-asawa ka, parang kompletuhin ka nun. Naunawa ko yung sinabi ni Mrs. Karina, na kukumpleto. Meaning to say is, dapat kumpleto ka na bago ka mag-asawa. Kasi only Jesus can complete you, can satisfy you. Kaya I've learned sa 7 years na to na, and marami pa kaming matututunan na learn to grow together and be humble and learn to forgive at huwag yung pride pairalin. Enjoy and be thankful. Always communicate. Kaming dalawa ay especially pag sa bago matulog is nire-resolve namin ang dapat pag-usapan. I've talked to my wife before kami mag-asawa ay sabi ko, face to face, pag-usapan natin ang dapat pag-usapan. Mas mainam na transparent, no? Tapatan kung anong dapat
sabihin. At the end of the day, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magpupuro sa atin. Sa yun sa rule namin eh, na huwag kaming tutulog na hindi kami okay. And saludo kay Pastor sa effort niya. Only by the grace of God. Sa effort niya talaga. Kasi minsan, syempre, may katigasan din kasi ako ng ulo. Pero nagpapasalamat ako kasi doon masasabi ko na nalilid niya ako. At isa din sa natutunan ko sa amin, magkakaiba kasi tayo ng sitwasyon, di ba? Ng kwento. Natutunan ko yung selfless love. May mga sitwasyon din kasi na hindi pwede isentro mo lang sa sarili mo. Na kung mahal mo yung partner mo, tutulungan mo siyang maging magaan yung sitwasyon niya. Na hindi lang laging sarili mo. Ito for me lang ha. Kasi, di ba, mas magiging masaya ka kung yung partner mo is nalalighten yung burden niya. Wag ako lang na dahil asawa niya ako. Kung kaya ko naman mag-extend ng love, kung kaya ko naman mag-extend ng sacrifices, mag-extend ng understanding, bakit hindi ko gawin? Gawin natin siya unang para sa Panginoon. Waitin yun ang pagpapakita how you love your partner and how you support each other. Basta importante lang sa lahat ng plano, dapat nag-uusap kayo and dapat yun na pagkakasunduan. Naalala ko sa Ecclesiastes chapter 4:9, sabi doon ay, two are better than one. Your labor will be rewarded. Kaya mas maganda at mainam talaga na may katuwang sa buhay. Katuwang sa buhay na kaloob ng Panginoon. Sa pag-aasawa kasi, expect and expected talaga. Alam niyo yun, may mga mangyayari sa surroundings ninyo na hindi niyo ina-expect ng mangyayari. So doon matetest yung kung gaano kayo ka-mature, gaano kayo katatag mag-asawa, and gaano talaga kayo nagtutulungan. Kanyang kahinaan at kalakasan ay mahalin mo siya. At higit sa lahat, it's all about the love of Jesus Christ. Kasi kung amin lang na pag-ibig, mag-fulfill yung love namin sa isa't isa. Pero we thank the Lord because yung source ng love namin is mula sa Panginoong Jesus. Because yung love ng Panginoong Jesus na natanggap namin is we share with each other. No? The love of God binds us. O, tsaka ano, natutunan din namin, ako personally, huwag mong hanapin yung wala sa partner. Kasi nga, wala naman talagang perfecto. Instead na hanapin mo yung mga bagay na wala sa kanya, i-appreciate mo yung mga bagay na meron siya. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil for 7 years and counting, alam ko, siya yung kaloob talaga ng Panginoon sa akin. Nalid niya ako una sa Panginoon. He's my spiritual mentor. He's my spiritual partner. Even sa prayer life ko, pag alam niya na nahihina ako, siya papayag na makain ako ng situation or ng emotion ko kasi ano ko eh, ma-emotion ako. So, kung sa amin lang, hindi namin kaya. Importante talaga na laging natin ina-act natin sa relationship natin ng Panginoon. Kaya saludo sa mga matatagal. Yung magulang namin, 39 years na married na po, no? Kaya makikita po namin na talagang it's all about the love of God, no? Yung pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya sa mga nais pa lang na magpakasal, not twice but many times and kneel down to the Lord kung yan na ba ang ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Because marriage is honorable in the sight of God. And marriage is a commitment. And kaya I thank the Lord, honey, and of you, and the love of Jesus. Happy 7th wedding anniversary and counting. And we thank the Lord sa susunod po na vlog namin. Lalabas na po si Joshua Jr. That's our prayer declaration. Samahan niyo po kami sa panalangin. Sa 7 years pala na pagsasama namin, alam niyo ba na hindi naging reason yung na wala pa rin kaming anak, hindi siya naging factor para hindi kami maging okay. Kasi napag-usapan naman namin yan before na ibigay man o hindi ng Panginoon, okay kami, masaya kami. Pero syempre, hoping and praying kami, andun yung pagtitiwala namin sa Panginoon. Kasi alam naman ni Lord yung desire ng heart namin. Joshua 24:15, but as for me and my house, we will serve the Lord. And hindi kami nawawala ng pag-asa. Alam namin na in God's perfect time, ipagkakalob siya ng Panginoon sa amin. Yes. Kaya kung kayo katulad namin, or mas matagal na kayo sa amin,
sikapin nyo na maging genuine pa rin yung love nyo sa isa't isa, with or without a child. Kailangan secured kayo sa isa't isa. Kasi para sa akin, bonus na lang. Kasi bunga na lang yun eh, ng pag-iibigan bilang mag-asawa. For now, we thank the Lord to share our 7th wedding anniversary sa bawat isa sa inyo na gawin po ninyo ng Panginoong Jesus ang sentro ng inyong relasyon. May pagsubok man ay kayang pagtagumpayin pagsa si Kristo ang sentro ng isang relasyon. Purihin po ang Panginoon. Natilihin niyo talaga yung love niyo sa isa't isa. Kung paano kayo nagsimula, dapat ganoon pa rin. Patuloy mag-grow. And mas i-grow pa. At the same time, ay you help each other to bring out the best in him or her. Sa amin din dalawa na we help each other na mag-grow as we serve the Lord. And at the same time, yung God-given talent. And sa pasanatutunan ko ay never give up sa relationship. Marami talagang pagsubok sa buhay na ito. Kung titingin ka sa situation, titingin ka sa present situation, maraming pagsubok, pero never give up. Just continue and trust the Lord. Do your part, give your best as a husband, as a wife. Dahil at the end of the day, kapit kamay kayo na kapit bisik o kapit kamay kayo na tutuparin ang mga pangarap na ipinag-pray ninyo sa Panginoon. And by God's help, ito ipagkakaloob ng Panginoon. At kasama po natin ang Diyos, walang pagsubok sa mag-asawa na hindi kayang pagtagumpayan. Basta ang Panginoong Kristo ang siyang sentro. Salamat po at purihin ng Panginoon. Amen. Actually, marami pa kami gustong i-share. Hindi namin kayang sabihin pa kasi napakadami talaga. Sana sa mga video namin na ganito, sana nakakatulong kami sa inyo. Sana nakaka-inspire kami sa inyo. Kasi yun naman yung purpose ng channel namin or ng videos na ina-upload namin. Is para i-share sa inyo kung gaano kabuti yung Panginoon sa amin. Biyaya ni Lord sa buhay namin. And happy 7-year anniversary sa aking mahal. Salamat ako sa Panginoon sa buhay mo. At everyday ko yan pinagpapasalamat. Nandito ako lagi para sa'yo. Forever tayo. I love you. I love you more than anything.